Malakas na pag-ulan nagdulot ng pagbaha sa ilang lugar sa bansa. Ang detalye sa report ni Zen Kilantang ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Ito ang pagbulwak ng tubig palabas sa gate ng isang bahay papunta sa National Highway sa Barangay Tamugan, Marilog District, Davao City, Miyerkules ng hapon. Agad namang tumulong ang mga kawani ng DCPO Revitalized Police sa Barangay Cluster 13 para gabayan ang mga motorista at residente. Ayon sa CDRRMO, nakaranas ng malakas na pag-ulan ang upland area sa 3rd District ng lungsod. Nagresulta ito sa pag-apaw ng mga kanal. Bunsod daw ito ng pagbara sa kanal ng mga naanod na kahoy, bato, buhangin at iba pa na kailangang matanggal agad kung sakaling bumuhos uli ang malakas na ulan. Wala namang naitalang napinsala o nasaktan dahil sa nangyari. Dahil sa pag-ulan, tumaas din ang tubig baha sa Iloilo Terminal Market sa Iloilo City kahapon, kaya naging mabagal ang takbo ng mga sasakyan dahil sa taas ng tubig baha. Tumaas din ang tubig baha sa Barangay Tanza Bonifacio at Barangay East Timawa. Ang ilang residente, nagsuot na ng bota. Dahil din sa pag-ulan at hindi pa natatapos na drainage sa ipinapatayong UNCA 2 flyover sa bayan ng Pavia, Iloilo, tumaas din ang tubig baha sa kalsada na nagdulot ng perwisyo sa mga motorista. Ayon sa barangay, ipinaabot na nila ang problema sa LGU upang maaksyonan. Dahil sa pagsisimula na ng tag-ulan, naghahanda na rin ang mga residente upang makaiwas sa sakit na dala nito. Ayon sa DOH, ilan sa mga maaaring makuhang sakit mula sa maruming tubig baha ang dengue, leptospirosis, cholera, diarrhea, typhoid, amebiasis, hepatitis, gastroenteritis at worm infections. Ako si Zen Kilantang para sa GMA Regional TV.